Ang headlines noon, history ngayon, dahil na-add to cart na ang balita. Pops Lord. Wait yun, ano ba? Add to cart. Pops, matapos ang 1986 EDSA Revolution, tatlo ang pinagpilian ng gobyerno ni Cory Aquino para sa gagamiting sa ligang batas. Una, bumalik sa 1935 Constitution. Pangalawa, gamitin ng 1973 Constitution ni Marcos na binibigyan ng ganap na kapangyarihan ng Pangulo na gumawa ng kahit anong utos. Pero ayaw daw ni Cory na ang legal na pagpapatibay ng kanyang gobyerno ay magmula sa dokumento ng diktador na kanilang nilabanan. At ang pangatlo, magsimula na lamang at gumawa ng bago. At dahil sa si Cory, pinili niya ang ikatlo, ang bumalangkas ng isang saligang batas na matapat na sasalamin sa mga mithiin daw ng mga Pilipino. At sa bisa ng Proclamation No. 9 ay binuo ang 1986 Constitutional Commission na naatasang lumikha ng isang bagong saligang batas. Sa pamumuno ng unang babae na appoint sa Supreme Court, si Cecilia Muñoz Palma, ang komisyon ay may 48 miyembro na kumakatawan sa halos lahat ng sektor ng lipunan. Kasama dito sila dating Labor Minister Blas Ople, Bishop Teodoro Bacani, Father Joaquin Berna sa Ateneo, si Chito Gascon na ngayon Human Rights Commissioner, Hilario Davide Jr. at ang aktivistang madre na si Sister Christine Tan at ang direktor na si Lino Broca. Sa mahigit 100 araw ng mga deliberasyon, nagkaroon daw ng maiinit na pagtatalo sa maraming issue. Kabilang dyan, ang sistema ng gobyerno, death penalty at ang pananatili ng US bases. Sa katunayan, 4 na delegado ang taas kamao na nag-walkout bilang protesta sa napresentang final draft. Partikular na ang mga probisyon na may kinalaman sa pagmamay-ari ng mga multinasyonal at banyagang korporasyon. Kasama sa nag-walkout si Direk Lino Broca na nakilala sa kanya mga matalim na melodramang tumatalakay sa mga problema ng lipunan. At lampas hating gabi ng October 16, 1986, nagtapos ang final session ng CONCOM. At sa araw na ito, ikalawa ng Pebrero taong 1987, ay naganap ang isang plebisito para pagbotohan ng sambayanan kung tatanggapin ba o hindi ang tinatawag na Freedom Constitution. Mahigit 16.6 million o 76.3% ng populasyon ang bumoto ng yes, habang 4.9 million o 22.74% naman ang nag-no, habang may mahigit 209,000 ang nag-abstain. Baka hindi nabasa, Paps. At matapos ang bilangan at pagpapatibay, noong Pebrero 11 ay naging epektibo na ang 1987 Constitution, ang ika-anim ng Republika ng Pilipinas mula pa noong 1899 ng malolos. At sa bisa ng Proclamation No. 211, ang ikalawang araw ng buwan ng Pebrero ay pinagdiriwang bilang Constitution Day. Kaya sa araw na to, isang happy Constitution Day sa lahat ng mga nagtangkang Pangulo at kongresista na baguhin ang saligang batas. At yan ang headlines on history ngayon. May replay ang tadhana, kaya bilog ang balita.